Magsitayo na po ang lahat. Mapalad at malugod, ang sa Diyos ay may takot. Sa utos niya'y sumusunod, siya'y hindi magdarahop. San Jose manggagawa, Alleluia. San Jose manggagawa, papuri sa Diyos. San Jose manggagawa, Alleluia. San Jose manggagawa, papuri sa Diyos. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may gawa ng tanang umiiral at ang nagtakda sa batas ng paggawa para sa sangkatauhan. Ipagkaloob mo pakundangan sa pagkauliran at pagdalangin ni San Jose na maganap namin ang mga gawaing iyong iniatas at makamtan namin ang gantimpala na iyong ipinangako sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsigpo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sinabi ng Diyos, ngayon, lalangin natin ang tao. Atin gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo, at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig, at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng botil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasda ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi.
At sumapit ang umaga. Ito ang ika-anim na araw. Gayong nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng anim na araw, tinapos niyang likhain ang lahat ng ito at siya'y nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinangi, sapagkat ang araw na ito, siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang. Hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Iyong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang sanlibong mga taon ay parabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, Poon, titiisin niya ring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan? Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Kung umagay ipadama iyong wagas mong pag-ibig at sa buong buhay namin may galak ang aming awit, ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Poon, kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Manunubos naming mahal, salamat sa iyong patnubay at paglingap araw-araw. Alleluia, 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 alleluia. Sumahin niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ng lahat ng ito? At ayaw nilang kilalanin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambahayan.
At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Sa araw pong ito, muli po tayong tumitingin kay San Jose. Si San Jose bilang isang manggagawa. At maganda po makita natin na sa ating buhay Kristiyano, hindi lang sa pagdadasal tayo nagiging banal. Hindi lang tayo sa pagkukumpisal lumalago sa kabanalan. Hindi lamang sa pagsisimba tayo lumalago para maging kawangis ng Diyos. Maganda rin tignan na sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, hindi lamang sa pagdarasal, kung hindi ang pagdarasal natin, ang pakikinig natin sa Diyos, ay nagkakaroon ng konkretong pagbabago sa buhay natin. At kasama din noon ay kahit sa araw-araw nating gawain, ay lumalago tayo sa kabanalan. Kasama din ho doon ang ating hanap buhay. Kasama po ng ating daan patungo sa kabanalan at pagiging kawangis ng Diyos ay ang ating hanap buhay. Kaya ho, ang hanap buhay din natin, kahit ano man ang iyong trabaho, ay iyong daan din patungo at palapit sa Diyos. Paano yun? Kung ang ginagawa mo sa pag-iyong hahanap buhay ay tapat ka. Ikaw ay buong pusong nagbibigay at nag-aalay ng sarili. Hindi ka nandadaya sa trabaho mo. Hindi ka nanlalamang sa trabaho at ginagawa mo ito ng maayos. Daan mo ito patungo sa kabanalan. Kung ikaw ay nagtatrabaho, maging mabuti sa iyong trabaho. Yan ang daan mo patungo sa kabanalan. At kasama din ang iyong pagtatrabaho, inilalaan mo rin ang trabaho mo para sa pamilya mo. Paraan mo rin yan ng paglilingkod sa iyong pagpupursigi, sa iyong trabaho, sa iyong mga sakripisyo na kalakip noon, ay kasama noon ay nakakapagbigay ka sa iyong pamilya ng pang-araw-araw na gastusin. Saan mo nga naman kukunin ang pambayad mo ng kuryente, ilaw, ng kuryente, tubig at wifi. No? Dati kuryente, tubig lang. Kasama na ngayon, kuryente, tubig. O may wifi ka pa. Saan mo nga naman kukunin yun? At bilang isang taong may pamilya, kailangan mo ng trabaho para may pangtustos noon ang kakainin ng iyong pamilya. Paraan mo rin ang paglilingkod. Ang trabaho din ay paraan ng pag-aalay ng sarili. Paglilingkod. Kaya nga, di ba, may mga tao nagpupursigi sa pagtatrabaho kahit napapagod. Bakit? Kasi alam nila bakit nila ginagawa ito. Inaalay ang mga sakripisyo at hirap para sa pamilyang pinaglilingkuran. May iba pa nga, niyayakap ang matinding sakripisyo na mawalay sa pamilya para magpagsapalaran ho sa ibang bansa. At hindi madali yun. Mawawalay ka sa pamilya mo ng ilang buwan o taon, depende sa kontrata. It's a difficult experience.
Mahirap din magtrabaho sa ibang bansa. Iba yung kultura. Pero lahat ng iyang hirap ay niyayakap. Bakit? Kasi may pinaglalaanan. May pamilyang pinaglilingkuran. Ang trabaho ay daan din natin patungo sa ating pagiging banal at mabuti. Kaya ho, tumingin tayo kay San Jose sa araw na ito. Siya na nagmamahal ng walang ingay. Siya na nagmamahal ng buong puso. Sa Biblia nga ho, wala siyang sinabi ni isang salita. Pero nakita natin ang pagtalima ni San Jose. Nakita natin ang pagsunod niya sa utos ng Diyos. At ganun din sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, tumingin tayo kay San Jose na ibinibigay ang sarili para patnubayan ang kanyang pamilya, si Jesus at si Maria. Binigay ang lahat sa kanyang craft at art na pagiging karpintero. Naging isang mabuting karpintero para mapatnubayan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Kaya ho, maganda rin na sa araw na ito na makita natin ang ating hanap buhay ay daan din natin sa pagiging banal. Pagiging mabuti, pag-aalay nito sa Diyos, offer your work and your daily sacrifices to God. At ang iyong pagtatrabaho din ay ang paraan mo din ng paglilingkod sa iyong pamilya para maipundar ang kinabukasan ng iyong pamilya at ng iyong anak. Tularan at sundan natin si San Jose. Siya nagpapakita sa atin ng halimbawa na may kabutihan sa hanap buhay. Amen. Tumayo po ang lahat. Inamahal ko mga kapatid, manalangin tayo kay San Jose para sa lahat ng ating mga pangangailangan. At ito kong paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang simbahan naway magpatuloy sa pagpapahayag ng mga kahalagahan ng katarungan bilang susi sa ating kapayapaan. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga pinuno ng pamahalaan at mga ekonomista naway magsika para sa makatarungang pamamahagi ng mga yaman at magtaguyod ng dangal ng tao, ng lahat ng tao. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga negosyante naway gamitin ang kanilang mga kabuhayang interes para sa paglilingkod sa lahat. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga dukha at mga walang hanap buhay, naway makatagpo ng marangal na paraan ng ikabubuhay. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga yumaong naghirap sa paggawa noong sila ay nabubuhay pa rito sa lupa, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay. Manalangin tayo. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ama ng aming manunubos, ang pagsasama ng aming mga panalangin at sa pamamagitan ni San Jose, tulungan mo kaming makita sa amin mga pagkilos ang dangal sa paggawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat.
buhay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang pinagmumulan ng tanang kagandahang loob. Tunghayan mo ang aming mga alay na inihain ngayong si San Jose ay ginugunita namin para mo nang awang pagbigyan ang aming kahilingang kami naway itaguyod at tulungan ng mga handog na aming inialay kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ginugunita si San Jose, niloob mong magpakasal kay Maria ang Birheng Mahal, si San Jose'ng maasahan sa pananagutan upang may amang lumingap sa angkang kinabibilangan ng iyong anak. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, isinilang ni Maria ang anak mong minamahal at para sa kanila, si San Jose'y naghanap buhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito. Upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan.
mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. San Jose, ikaw ang tunay na umaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo nananalangin, samo namin sa iyo naway dinggin. Akayin mo kami ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat dapat kay Jesus, yung sinisintang anak. O San Jose, ikaw ay tunay na huwaran ng pag-ibig, katapatan at kabanalan. O San Jose, sa iyo nananalangin, ang samo namin sa iyo naway dinggin. Akayin mo kami ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat dapat kay Jesus, yung sinisintang anak. Akayin mo kami ang bayan mong nangangarap. Gabayan mo po ang aming pagsisikap upang kaming lahat maging karapat dapat kay Jesus, yung sinisintang anak. Kay Jesus, yung sinisintang anak. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating Healing Mass and Service na darating na May 4, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards.
pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Kinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang, ay tumanggap nawang lubusan ng bungang walang maliw na kapayapaan sa pagtataglay namin sa katibayan ng iyong pag-ibig sa aming kalooban ayon sa halimbawa ni San Jose at sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dasalin po natin ang panalangin kay San Jose Manggagawa. Magsiluod po tayong lahat. O aming ulirang San Jose, patron ng Santa Iglesia, patron ng mga manggagawa sa iyong bisig, iyong inilaang si Jesus, inalagaan si Jesus at si Maria. Sa iyong bisig, tulad ng ibang mga ama at manggagawa, ay bumuo ng mabuting pamayanan at tahanan. Tuwin ay idalangin mo kami sa iyong anak, na sana'y kami alagaan dito sa aming buhay. Ngayon din iyong ipagsanggalang ang mga manggagawa, mga taong tumutulong upang bumuo ng isang masaya at maunlad na bansa. Amen. San Jose Manggagawa, ipanalangin mo kami. Magsitayo na po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.